Ang aming ama na tahimik lang ay hindi na nakapagtimpi pa. At kumuha ito ng itak sa kusina at mabilis na naglakad patungo sa kapitbahay naming nagwawala at walang atubiling pinagsasaksak ito hanggang sa malagutan ng hininga. Hi po, Madam Z! Mag-subscribe po tayo kay Madam Z. Si Trufield, yung YouTube channel niya. Keep safe po and have a good health. Hello mga kapuro! Kamusta po kayong lahat? At sana okay lang ang mga kapuro na mahilig magbingo ay sana bumibingo. Ayan. Ngayon ay araw ng Linggo at mainit ang panahon, maganda ang panahon, kaya maganda rin ang mood ng mga German. At ako din, maganda rin ang aking mood. Pag ganito, maganda ang panahon. Ayan. So may sulat na naman po tayo galing sa ating mga letter sender. So, siyempre, letter sender. Ayan. Medyo makaano po yung kanyang sulat. Medyo maano, hindi para sa mga bata ito ha. So patnubay ng pagulang ay kinakailangan. Ayan. So umpisa na po natin ang kanyang liham sa pamamagitan ng makapagdamdaming music. Si Regen pa. Joke. So ayan, ayan, huwag niyo pansinin ang aking t-shirt na nakadila. Ayan, pamalikgi talaga itong kong suot. Ayan. Pwede bang gawing suotin sa pagbasa ng sulat? Kasi wala tayong budget. So okay lang yan kung anong suot. Importante, malinis, maayos ang damit, ha? Okay? So ayan na po guys, ang sabi niya dito, Dear Madam Z, isang magandang araw, tanghali at gabi sa lahat. Mabuhay. Ayan, tumutumpan niya. Ako po ay tubong Cagayan. Napanood ko po sa inyong vlog ang episode 14, ang minahal niya ako sa aking pagiging simple. Oy, thank you. At nagtuloy-tuloy na akong nanood sa inyo pang mga vlogs. Isang silent viewer ika nga. Hindi ko pa alam kung saan umpisahan ang aking kwento dahil parang panandalian lang na matatawag na masaya ang aming pamilya noon. 5 po kaming magkakapatid at kontento naman kami sa aming buhay. Ang mama namin ay may tindahan at si papa naman ay maraming racket na alam gawin sa buhay. Pwede sa construction, panghingista at pagtatanim. Uy, masipag si father, right? Fairness. Kumbaga, nabiyayaan kami ng masipag na ama. Korekong.com. Nag-umpisa ang sigalot ng aming pamilya na ang aming kapitbahay ay hindi makabayad sa kanyang utang sa aming tindahan. Nakailang singil na ang aming ina ay hindi pa din ito nagbabayad. O baka may ano, baka may hinantay. O baka wala pang sweldo. Ano ang pinulikat? Ayan. Kaya hindi makapunta at makapagtayan. Diba? Masakit kaya may pulikat, mahirap maglakad, depende kung saan parte ng ano, binti, diba? Nakailang singil na ang aming ina, eh, hindi pa din ito nagbabayad. Mm-hmm. Ang masama pa, puro na lang ito pangako ng mga petsa at araw na magbabayad siya. Pero hindi ito marunong tumapad sa kanyang pangako. Kung kaya't pinabarangay na ng aming ina ang nasabing kapitbahay. Ang nangyari ay hindi ito sumipot, bagkus siya pa ang nagagalit at kung ano-anong masasakit na salita ang binato niya sa aming ina. Uy, grabe naman, uy, yung mga atraso siya pang nagagalitan, uy, in fairness. Nakarating ito sa aming ama at tahimik lang ito. Ilang araw nang nakalipas ay patuloy pa din ito sa pag-aalipusta sa aming ina. Grabe naman, siya na nga may atraso siya pang ngayon. Hindi na nga sumipot sa barangay, eh tuluyan pang hindi nagbayad. Ay, kinalimutan na talaga ang utang. Hindi nakalimutan talaga, hindi na ayaw nang magbayad. Kasi napahiya nung tinatawag sa barangay, mga ganun siguro. Isang linggo ng hapon at hindi ko yon makakalimutan. Dumaan sa harapan ng aming bahay ang nasabing kapitbahay. Lasing ito at nagsisigaw at kung ano-ano na naman ang mga pinagsasabing masasakit na salita tungkol sa aming ina.
Ang aming ama na tahimik lang ay hindi na nakapagtimpi pa. At kumuha ito ng itak sa kusina at mabilis na naglakad patungo sa kapitbahay naming nagwawala at walang atubiling pinagsasaksak ito hanggang sa malagutan ng hininga. Ako na isa sa mga nakasaksi ay tulala. Ako nga nagbabasa, parang natulala din. At ni isang salita ay walang lumabas sa aking bibig. Kahit nang damputi na ng mga pulis ang aming ama ay wala pa din akong kibo. Parang na siya kasi bata pa yung ating letter sender nung time na yun eh. So parang nandun pa yung shock, diba? Sa kanyang musmus na kaisipan, diba? Nakita niya ang actual live talaga, nakita niya paano unday ng saksak ng kanyang ama yung kapitbahay na nagwawala. Ay naku, bakit pa kasi pag nakainom ay na lang maitulog, diba? Ayan, kasi lasing daw yung kapitbahay. Tapos ayun. Kung kaya't napagpasyahan ng aming ina na lumipat na kami ng tirahan. Dahil nagbanta ang kapatid ng napatay na buhay daw ng kuya namin ang kapalit. Sabi naman, ano na ba yan? Uy, ganti-ganti na. Madaling araw nang lisanin namin ang aming tahanan. Ang aming bahay kung saan doon kami lahat magkakapatid ipinanganak. Lumipat kami ng Quezon Province. Kung saan may kamag-anakan kami nag-alok ng kunting lupa para masaka namin at makapag-umpisa ng bagong buhay. 10 taon ang naging sentensya ng aming ama. Pero pagkalipas lang ng 6 na taon ay nakalabas siya dahil naging mabat ito sa loob ng kulungan. Oy, very good, good, good. Ngayon ay kasama na namin siya na nagsaka at ang aming ina ay hindi na bumalik sa pagtitinda. Dahil andun pa din ang trauma sa kanya. Naintindihan ko dito yung mother. Nang dahil sa utang ay nakapatay ang aming ama. Nagalaga kami ng baboy at patuloy na pinalago. At dito medyo nagbago ang aming buhay. Nabili namin ang lupa na ibinigay sa amin ng aming kamag-anak. Sabi ng aming ama na mas maganda daw kasi kung nakatitulo ang lupa sa amin. Uy, check. Bukod doon, taon-taon ay parami ng parami ang aming babuyan at naging pigiri na ito. Dahilan para makabili kami ng sasakyan. Uy, galing ha? At napaayos pa ang aming bahay. Naisip nga namin, sabay na paglabas ng aming ama sa kulungan ay sumabay ang swerte. Siguro dahil napagbayaran na ng aming ama ang kasalanan na kanyang ginawa. Tahibik at mabait ang aming ama, pero kasabihan nga, huwag punuin ang taong tahimik dahil magugulat na lang kayo sa maaari niyang gawin. Ako pa naman tahimik. At para sa amin, kahit na makahanas siya ng isang kriminal, para sa amin siya ang aming bayani. Nahanda kaming ipagtanggol kahit sa bilangguan pa ang kapalit nito. Maraming salamat po, Madam C, sa oras na pagbasa ng aking kwento. At pasensya na po kung napahaba man. Ay, okay lang. Uy, hindi naman siya masyadong mahaba. Mumahaba kasi ako dalda rin ang dalda. Gumagalang ng Lobos, Bea ng Quezon Province. Ayan. Uy, maraming salamat, Bea, sa pagtitiwala. At maraming salamat sa nakakasubaybay ka sa mga vlogs ko. Sana dumami kayo. Ayan. Thank you so much at medyo ano yung ano dito, medyo brutal din yung ang kanyang ang kanyang sulat, ang kanyang kwento, pero ika nga tama yung sinabi niya, yung tahimik na tao, mabait, eh nga wag punuin kasi nga magugulat na natutuwa niya. Marami din akong kilala na ganun, tahimik, mabait, pero pagka nagalit, kapagka nasasukdulan na ay nako, iba rin kung magalit, ika nga yung mga mababait. Tapos din naman sa ano siguro ayun ang iwasan din yung ano yung mga yung mga kapitbahay. Naku. Alam mo minsan kasi pagkaaway na kapitbahay, away din ng buong angkan, yung mga ganun, parang angkan versus angkan, yung mga ganun. Pero maganda yung desisyon ng ina na lumayo sila kasi baka yung kapatid niya ay pinagbabantaan na baka yun ang parang kapalit doon sa napatay ng kanilang ama, which is tama yung desisyon ng ina na lumayo na sila. Kasi ang layo ng Cagayan, no? Cagayan de Oro po, guys, hindi po Cagayan Province. Cagayan de Oro.
ang layo doon sa Quezon province, so malabo na masundan, di ba? So, if ever man siguro, let bygones be bygones. O yun ang sabihin saan kung ano yun sa Bisaya o sa Tagalog, hindi ko rin maintindihan. Basta para nang nagkapatawa, kalimutan na, nagkapatawaran na yun ang ibig sabihin noon. So ayun na lang po guys, maraming salamat sa lahat, sa inyong pakikinig at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, uy mag-subscribe na, uy maluoy. At sa mga gusto mag-send din yung kwento ng buhay, kwento ng kamag-anakan, best friend, ayan, BFF, wag lang kwento ng kapitbahay, syempre baka tayo maitak, ayun. So ayun guys, maraming salamat at sa mga gusto mag-send din yung kwento ay send lang po sa aking messenger na zetrofeld at sa aking email address na iiwan ko po sa description. At bago magtapos ang inyong lingkod, ang aking habilin at laging habilin na paglamig na mag-December, ayan, na habang buhay may pag-asa at may mapapangasawa. Yung mga bagay, huwag muna mag-asawa, mag-aral maigi, ayan, para maging proud si mama at si papa. Okay guys, maraming salamat and goodbye and God bless us all. Hanggang sa muli. Bye. Mwah. Weißt du noch nicht, ich habe nicht fein genug geschleift von dir. Kannst du mal probieren dann später? Okay. Dann müssen, sonst gebe ich es dem Schuhmacher, dem Schuster. Ja, kein Problem. Der soll hinten drin was reinmachen, was anderes, was Glattes. Das liegt nur an der Ferse. Das zieht. Kein Problem, Darling. Ich muss auch noch, ich muss jetzt gehen, weil okay. Ja, die Sonne weg ist. Okay. Ich habe keinen Bock im Schatten zu sitzen. Ich will jetzt sitzen mit meiner süßen kleinen Frau. Ich freue mich, dass du mitgehst. Danke dir. Ah, ich habe einen angezogen.